Magandang gabi po sa iyong mga brothers and sisters in Christ. Ako po ay si Elsa Tagsip at ang husband ko po na si Elmer Tagsip. Magandang gabi po sa ating lahat, sa inyong maraming salamat po sa inyong pakikinood, yung mga followers and viewers, Love Flock Cebu, Love Flock Maine, and Love Flock around the world, at saka yung mga viewers po tonight. Thank you Lord for giving us the opportunity na kami, kung dalawa ang napili niya na mag-share po tonight. And I thank you, Brother Vic Cabral and Sis Emma, Mr. and kanyang may bahay na Sis Emma Cabral, for inviting us for this sharing tonight sa Be Inspired. Isishare po namin kung paano kami pinabago ng Panginoon bilang mag-asawa. Kasi po, nung una na hindi po kami nag-renewal, para kaming aso't pusa, palagi na lang mag-aaway. Nagulo. Nagulo ang buhay, nagsusumbatan. At saka yung pride namin, masyadong mataas. Kasi po, ako po ay nagtrabaho ng isang factory ng RTW as a layout cutter. Yung amo ko po, ini-invite ako na sa isang Life in the Spirit seminar. Hindi yun sinabi niya, Life in the Spirit seminar. Sinabi niya magsiseminar daw kami sa Panginoon. Yan ang sinabi niya. And then nagbo-volunteer po ako, naghahansap ako ng kamay. Po ako po sir, willing po ako na mag seminar ng Panginoon. After 1 week po, doon ako sa Archbishop Palace, doon kami nagsiseminar at marami akong naintindihan. Marami akong natututunan about sa seminar. And then pagkatapos noon, umuwi ako sa bahay. Yung mga anak ko bigla na lang nag-silent sila kasi hindi ako, wala akong nasasabi. And then that was August 15, August 8 and 9. And then for the following month, ni-invite ko din yung mga anak ko. Hindi pa ako na, anak ko at saka ako. Husband at dinadala ko rin sila sa Archbishop Palace. Pero ako lang yung pumunta kasi hindi pa yung mga bata ay sabi po niya attend lang ko ng isang seminar. So i-set aside po natin yung seminar. So continue po siya, nagsiserve, nag-attend ng prayer meeting, nag-attend ng praise and worship. Tapos sabi niya sa akin, pwede ba daw ako mag-attend ng isang Life in the Spirit seminar. Kasi po, yung old life ko, parang malayo po sa Panginoon . Hindi ko alam yung Jesus Christ na nakapako sa cross, yun pong Savior natin. Kaakala ko, yung mga santo na nagtatayuan po sa may gilid ng Santo Niño, sa loob ng simbahan, yun po yung yung akala kong magsisave po sa atin. Yung pong kahit sila natatawag na santo, huli po sila. Hindi ko alam yung Jesus Christ na nakapako doon. Kaya po, pagdaan ko doon sa loob, passing lang yun. Sabi ko yun sa nakapako, wala kang gagawa sa akin kasi nakapako ka dyan. So,
yung pong old life ko noon, kasi magulo eh. Nasa barko ako yung dati. Tapos, kaya nga, inter-adlan, so inter ng inter, inter ng mga bisyo, lahat na pag-uwi sa bahay, medyo hindi masyadong focus sa family. Kasi every other day po ako balik. Hindi ko alam yung mga ano iniinda nila sa bahay. Meron pa ba silang maluluto? Meron ba silang pera para pambili ng pagkain? So, kasi kadalasan po masakit yung mga makasakit yung mga bata dahil po sa kalukuhan ko. At hindi niya alam kasi yung mga bata nagkasakit. Hindi niya alam na ako may hinanakit din sa kanya kasi bisyoso yung husband ko eh. Ang pinaka ano, yung na-down yung company at nag-training ako bilang isang gwardiya ng bangko. Kala ko mapuputol na po yun, ng mapuputol ko na po yun kasi land job na nga eh. Pero may isang beses na nagkaroon kami ng gulo sa pamilya na halos mawawala na yung buhay ko kasi depressed na eh. Kailangan ko ng putulin ko na itong problema na to sa pag-cut lang sa aking buhay. Kaya lang yun, pag-invite niya ng isang life in the spirit seminar, mga 2 days pa yun pag-invite niya, kailangan kong guluhin yun para hindi ako maka-attend. Kaya lang mas powerful yung prayers, mas powerful yung Panginoon. Kaya doon, nakapasok ako sa Archbishop pa rin. September 26, 2015 po yun. Hindi ko makalimutan kasi spiritual birthday ko po yun eh. Oh, hallelujah. Yun, kaming dalawa, sabay kami pumunta doon. Kahit na naka-renewed siya ng August, ako sa September. Yung mga bata wala pa. Next month, pagka next month na sila, at ako ay isang batch 11, so siya po yung batch 10. So, pinto po niya yung nagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Okay. Alam po ninyo, mga brothers and sisters in Christ, na last October this year, I was diagnosed. I have ovarian cyst and a myoma. So, tao lang po ako. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. So, I was so bumaga depressed ako. Si tao lang po ako. And then, after 1 week, I go to the laboratory and I was undergo na biopsy. Biopsy daw ako at saka mag CA yung cancer test ng aking cyst sa ovary kung positive ba ito sa cancer. And then masyadong malayo yung result kasi I was We are praying for the ano, yung kalagayan niya. Mm-hmm. I'm praying so much. Mm-hmm. So nagbabiopsy ako noong October 21 and then the result is November 15. So I was so very happy kasi po yung biopsy ko, praise the Lord, negative lahat yung mga laboratory ko. Because of my prayer, my fervently prayer, dinilig ng Panginoon na safe ako sa cancer. Praise the Lord. And then, November 15, that was my result, no, in biopsy. And then, November 18, I go back to my doctor, which is my OB,
binabasa? Oh, yes, yes. Binabasa yung result ko na... Hindi ko ma-explain kasi sabi niya yung result ko na wow. Yung kasi po okay first no first nag ano ko nag TPS ako which is found na 3.1 yung compliances ko. At the second time TPS in 1 week pa lang nag-increase. It was 5.1. And then, in the third time, yun yung pinaka-ano ko na hindi namaga ko ma-explain. Namaga yung matris ko. Rin. Masakit lahat. Masakit. Hindi ko ma-explain ang sarili ko. Sabi ko sa sarili ko na mamamatay na nga ako kasi cancer po to yung matris ko. Pero, praise the Lord. Wala po talaga negative yung laboratory ko. At sa kapagpunta ko sa doktor ko at pinabasa ko yung third time na TBS, it was found na diffuse ang ano ko, ovarian cyst. So, lahat ng hindi na makita. Yes. Only the myoma meron pa po siya. Pero maliit lang. Gabi talaga. Yes, that was the greatest experience of my life nga. Very, hindi ko ma-explain. Wala pa sa Panginoon. Yes, no? Yes. Depends. Walang magagawa. Yes. So, now, I am okay. Amen. Yes. So, balikan mo natin yung isang tagpo ng isang hindi ko malimutan yon isang pong Catholic Life in the Spirit Seminar. Mga brothers and sisters, meron pong problema yung yung Life in the Spirit eh. Si Brother Vic, na-confine po siya sa hospital. Sana, operahan sana siya ng puso. Kaya lang pinalabas siya sa operating room dahil din sa prayer. Dahil sa prayer. So, sabi ng Panginoon siguro ni Brother Vic, hindi pwede kang uupirahan dahil mayroon akong isang tao maririnyod at gagamitin ko. Ako po yan eh. Kasi yung batch ng number 11, wala. Ako lang pong mag-isa. Ako lang pong tumindi. Ako lang pong isa ang bumalik. Dami yun. Marami kami. May mga babae at saka mga lalaki. At tapos, ako lang po yung bumalik. Kaya sabi mo ng Panginoon, yun siguro yung calling eh. Sunod-sunod yung isang milagro. Kasi yung isang Life in the Spirit Seminar, doon ko po na meet si Jesus Christ at saka si Mama Mary. Isang pong baptism in the Holy Spirit, di ko yung malimutan kasi nag-iba yung tinig ng music. Nag-iba, tapos mayroong mga smokes na nagkuha sa aking harapan at biglang naglitaw sila si Jesus Christ at si Mother Mary. Wow! Hallelujah! Amen! Di ko malimutan yun. Sabi ko sa sarili ko, ano ba yun? At sabi ko sa asawa ko siya, wala lang yun. So, continue, pray, tapos serve. Tapos, biglang dumating yung marriage encounter. Yeah. Yung marriage encounter, isa po yung tagpo na both couple po yun sa isang retreat house. Wow! Pagpunta namin doon, hindi easy. Kailangan pa namin mag-away, kailangan pa namin may higwaan, kailangan po yun kasi yung devil, kailangan yan hindi matuloy. Pero si Lord talaga, yung prayers po, wow, yung prayers po ng mga love flock. Kasi po, brothers and sisters, one day before sa aming ME, Marriage Encounter Seminar,
Meron akong nakita eh, hindi ko maintindihan, bakit yung taong to? Nag-renew na, nag-praise and worship nandun sa aming Love Flock community. Bakit may, kasi yung cellphone to, itong cellphone na to, nakita ko yung mga message na, yung, hindi ko alam. Ano lang yan, parang bang trick ng trick ng devil yun. Devil na. Gusto niya na hindi matuloy. Kaya siguro nagbumaba yung mga pride namin, nakapunta kami. At doon po lahat iniyagyag o binibilin po namin yung mga anger namin, mga puot, mga envy, mga pride na mas mahaba pa sa amin. At doon po bigla po kami in-unload namin lahat. Unload po doon. So, napakaganda po doon sa marriage encounter. Tapos, sa akin, so continue pa rin ang aming pag-serve. At sabi ng Panginoon doon sa isang sulat na nakalagay sa isang notebook na, anak, serve ka sa akin through sa music ministry. So, doon po ako sa music ministry. Kahit walang alam sa music, walang alam sa mga kanta, pero magbibigay po rin Panginoon. At saka, September 22, 2019, ang isa pong Growing in the Spirit Seminar. Nabigla lang po ako, sabi po ng Brad, ng Head Elder, si Brother Vic, Brad Elmer, ikaw yung sa Christian Love, okay ba ako? Kaya-aya ba po akong bilang isang speaker? Pero sabi ko, Lord, kung gusto mo, meron naman akong maliit na talent at kung kulang, ikaw na magbibigay. So, yun. Isang tagpo na hindi ko rin malilimutan. Kasi si Jesus po ay isang nakahintulad sa isang isda. At doon po pagkatapos ng aking talk, to-talk na po ng isang aming retired general, at bigla pong sa halos lahat ng party ng aking katawan ay mayroong mga imbis o mga galis-gis ng mga isda o ba mga flakes ng isang anghel o isang parang dab ng mga flakes, lahat po dito inunlan ko na lang. Sabi ko sa sarili ko, meron pa sigurong nag-grinder dun sa lahat, pero wala. Napaka peaceful po yung covered court. Yun po ang aking na-experience na kahit isa po akong makasalanan na tao, si Lord po talaga kung gagamitin po tayo. At pinaka masarap na experience po sa aking buhay at sa aming dalawa. Yun. Kaya yung kami, continue lang sa one, kasi yung prayer is when you have God, when you follow His words, boom! A miracle will happens in our lives. Kasi napakasarap yung Panginoon magmahal. Hindi po matularan. ako, nagmamahal ako sa isang bilang isang tao lang sa normal na pagmamahal sa sarili ko, wala eh. Ngayon, nagmamahal ko sa aking pamilya, nagmamahal ko sa aking kapwa-tao. Kasi mayroon po maraming nag-asking po ng prayers, healing prayers. Ayun, pinag-pray-over ko si Sister Wife, tapos yun po talaga eh. Masakit yung katawan, lahat, namamaga yung matres, at saka, alam po, wait lang po tayo, isang si Lord, sasagot po yan, pero kailangan po natin maghintay. And napakaganda po pag tayo ay malapit po sa Kanya. Yung kasing-kasing natin, yung puso, dapat naka bukas. At siya yung nagmamay-ari o maghahari po sa ating puso. And brothers and sisters,
Maraming salamat po sa inyong panunood. Sa aming sister wife Elsa at sa ko, Love Flock Cebu. Masarap po kasi isang maging love flock. Masarap po ang maging isang love flock. Dahil kung nag-love flock ka, mapipilitan po tayong bumait. And let's have a short prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Father God, salamat po sa iyong pagkakataon, this opportunity nga na kami po ang sharing na hinautunta. Oh, I hope that it will give blessings to all. Blessings, Lord, guide us, guide the love flock all over the world. And as we go on to be inspired, we inspire before we expire. All these things, Father, we ask, we pray, the mighty Son, Jesus, power of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. In the name of Father, Son, Holy Spirit. Amen. Amen. Pakpakan na to, Senyor.